up guys? Ayan, it's the time of the year. Dilig-dilig na naman tayo. Grabe ang init. Nakita nyo na yan dati pero makikita nyo ulit this year. Baka mabasa yung camera ko. Nagdi-distract ako kasi kapit bahay. Nakikitang nagbablog ako. Baka sabihin may artist ang nakatera dito. So, alam kong napakita ko na to sa inyo dati. Sa Pilipinas kasi wala kaming ganito. Ano yung sabi ni? I mean, wala kaming ganitong backyard. Tapos pag nagdidilig, syempre halaman-halaman lang dito guys. Ano, merong pa automatic sprinkler, syala. Ano siya, yun nga, pwede mong iset yung oras kung kailan mag-on, mag-off, ilang days yung interval, ganyan. So, ngayon, mamanual lang natin. Gusto ko 40 minutes. Wow, 40 minutes yung nakabukas. Zone 1 tsaka zone 2, ibig sabihin dalawang sprinkler. Magbubukas na siya. Syempre, on ko rin siya. Tapos automatic na siya, mamamatay mamaya, kahit iwan ko. Diba? Maski iwan kong bukas yan. Ayun, medyo na late lang siya. Tapos isiset natin siya kasi gusto ko makita yung buong area. Wait lang, iwasan natin at baka mabasa ang aking camera. Para umabot dito. Ganyan. Tapos kulang pa, gusto ko umabot hanggang doon naman sa kabila. Diba? Ganun lang siya guys. Wait lang, aayusin ko pa. Sorry ang gulo ng camera. Lipat tayo dito sa kabila. Ayan. Wait, tinitingnan na ako ng kapitbahay ko at nabuwirduan na siya sa akin. Ay, nag-stuck. Bad trip, bakit ganun? Ayoko eh, makakaasar eh. Wait lang ha, bulok talaga to guys. Lipat tayo sa harap guys. Wait lang, kasi mukhang basa. Abutin ako ng basa dito. Wait, dami ibon sa kapitbahay. After 30 minutes, ililipat ko na naman. Nakakapagod siya guys. Okay, dahil dyan, papasok muna ako. At marami akong tinatapos na collab sa brands. After noon, balik na naman tayo sa labas. So, ganun lang guys. Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. And for today's video, sagutin na natin yung mga comments yung doon sa last video. So, kung bago ka dito, ako po si Vince Filipino, living the American dream. At gumagawa ako ng mga Buhay America vlogs. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button at yung notification bell para updated ka kapag nag-upload ako. So, nag-upload ako ng vlogs ko every Saturdays, 12 p.m. Manila time. And yun nga, sinasagot natin yung mga comments nyo doon sa last video. Tara, let's go. So, bago natin sagutin yung mga comments nyo, para doon sa mga nagre-request na mga Japanese citizen na gusto mag-migrate dito sa US, ginagawa ko pa yung vlog, so baka yun na yung susunod, kaya konting antay lang, malapit na matapos, so salamat sa pag-antay. Arnel 4823, hello Sir Vince, kamusta po? Eto, gwapo pa din, wow, feeling. So, okay lang, how about you? Tala Duatricia Marie Purissima 6794. Guys, hindi ko talaga alam bakit yung username yung pinapakita dito, hindi yung pangalan sa YouTube. Ang haba tuloy. Tala Dua Trisha Marie Purissima 6794. Good day Sir Vince. Any thoughts po sa South Carolina and process na po ako sa J1. So sa South Carolina, maraming Pilipino nakita ko. Pero syempre hindi kasi marami ng Pilipino dito sa Illinois tsaka sa California or sa New York na maraming Pilipino. Tawag dito sa South Carolina, marami ding medyo meron ding ano, populasyon ng Pilipino doon. Kaya huwag ka mag-alala. Merong mga Pilipino restaurant. So, kapag merong Pilipino restaurant, maraming Pilipino. John Michael Olidan, 3282, city vlog naman po. Sure, sige. So, every Monday, sure yun, nasa city ako. Nakikita niyo naman. Pero mostly kasi work yun eh. Honda kasi ako palagi sa work. Alam niyo Honda? Honda dot. Kapag uwian na, ganun yung mga tao dito guys. Naalala ko, share ko lang mabili. Sa Pilipinas, dati pag after work, sumasap pa kami sa VGC bago umuwi. Every night, joke. Joke pero seryoso. Dito guys, hindi yung mga tao sobrang honda. Uwi palagi kasi malayo yung mga
bahay. Sige, kapag napunta ulit ako sa city, mag-vlog ako, papakita ko sa inyo kung anong mga ganap doon. Comment down below kung anong gusto nyong makita doon, gagawin natin. Sean Sencil 335, I'm a Filipino din bro, salamat sa papremyo. So yan si Sean Sencil guys, yung nanalo doon sa papremyo nating $1,000. Hindi, 1,000 pesos lang yun, pareha lang to sa'yo Sean Sencil, na nandito rin pala sa wala siya dito sa Illinois, nandito siya sa Amerika, pero bilang siya yung nanalo, syempre pinadala na natin sa kanya yung $1,000. Hindi, joke lang, 1,000 pesos lang yun guys. Though I'm not using IG or FB, Messenger lang ginagamit ko, send you a message request. So yeah, congrats again, nice talking to you bro. Nurse Marian 2358, Sir Vince, may visa na kami, congrats to Malaysians. Congrats. Tanong ko lang, anong mas safe na car para sa family of 3? At sa Ohio kami titira, knowing na alam mo na ang klase ng weather sa mga snow. Naguguluhan na kasi kami, God bless you. So ito isipin mo, bilang nag-i-snow din dyan sa Ohio, kapag kukuha ka ng SUV, yung AWD, all-wheel drive. Kasi gaya niyan, yung Civic namin, front wheel lang yun, FWD, front wheel drive. Ano siya, ang hirap niya sa snow kasi, yun nga, naranasan na namin ma-stuck sa snow. Kaya mas maganda all-wheel drive para kahit papano, maganda yung takbo niya sa snow. Well, hindi sobrang ganda, pero kapag SUV kasi, tas pag medyo malaki, AWD, meaning all-wheel drive, mas ano siya, kapit yung gulong niya sa kalsada. Safer, pero hindi sobrang safe pa din kasi yung Lexus na SUV namin, kapag pag grabe yung snow dito sa Illinois, talagang medyo mahirap pa din eh. Kaya kami, kapag winter, pinapapalitan namin yung Civic pala kasi bilang front-wheel drive lang yun. Pinapapalitan namin ng snow tires. Pero yung Lexus, hindi na namin siya pinapapalitan. Doon nakaano naman na kasi yun, all season tire. It's okay, not so good. Pero, yun lang, it's okay. Nakaka-under pa din naman. Going back to your question, all-wheel drive, kung bago kayo dito sa Amerika, ano ba yung medyo reasonable yung price na SUV? I think na maganda sa snow. Pwede kayong kumuha ng RAV4. RAV4 na all-wheel drive, not sponsored by Toyota, pero feeling ko yun yung maganda sa snow. Panimulang SUV. Toyota baka naman. Feeling. So yun, God bless you too, Nurse Marian. MacGuru YT. Kuya Vince, 19 years na po ako sa Pinas at isa po akong film at meron din akong American passport. Yung passport ko po ngayon ay matagal na, simula baby pa ako. Sabi ng nanay ko, American citizen daw ako, kaya wala akong PSA. Gusto po sanang makapunta sa Amerika, pero di ko po alam saan ako makakahingi ng tulong. Kapos po kasi kami, sana po masagot nyo po ito, Kuya Vince. Sorry, nahirapan ako, walang punctuation, bro, walang period or comma. Pero anyway, nagets ko naman yung tanong mo. Kung meron kang US passport, di mo na pwede ka na pumunta dito. Kasi kung American citizen ka, you shouldn't have any problems entering US. Kasi may US passport ka, US citizen ka, so pumunta ka na dito. Yun talaga yun. Correct me if I'm wrong, guys. Comment down below. Plain Jane, UGC creator sa Pinas. Uy, so yun yung kung napanood nyo yung last vlog ko, guys, yun yung ginagawa ko. Other than pag-YouTube, dun talaga nanggagaling yung main... No, doon nagagaling mainly yung fans ko sa pag yun nga mga collab ganyan, UGC or user generated content na ginagawa rin ni Plain Jane. Pero dito ginawang libre ang gawa ng creator. Seryoso ba? Grabe naman. Puro X deals na lang, pero planning on continuing my UGC journey diyan kasabay ng new journey namin sa US. Kaya bigay niyo na yung interview letter ko, NBC. Darating din yan, Plain Jane. So ang kagandahan dito, I think sa panahon ngayon, bilang nauuso talaga yung mga digital ads, ganyan yung mga digital content, yun yung mga commercial sa Facebook, yung mga ads sa Facebook, TikTok, yung sa mga social media, ganyan. Medyo may lamang tayo kasi, feeling ko lang ah, these days, or sa panahon ngayon, tayong mga Asian is parang nabibigyan na ng boses, nabibigyan na ng spotlight sa mga ganitong larangan. And kung titingnan nyo yung mga brands dito, kahit yung sa mga mainstream commercials sa TV, karamihan, yung mga commercials, very diverse na. Hindi lang puro puti, hindi lang yung mga itim. Sorry naman, basta yun na, puti, itim, at tayo mga kayumanggi. So ganun, in short, lahat, very diverse na. Kaya lately, binibigyan nila ng maraming projects yung mga Asian American or Asian creators. Kasi lalo niya kakatapos lang yung AAPI or Asian American and Pacific Islander Heritage Month. So kaya ang dami kong collabs for the past few weeks and months. Thank you, Lord. So yun,
that keeps me busy. Delphine Abbott Cabal, stamp 8347. Sipag mo talaga, Sir Vince. Kaya lagi kong inaabangan mga vids nyo po. Madiskarte, good vibes lang lagi, Sir. Thanks, Delphine Abbott Cabal. Jazelle Queen Sature, 4916. Shoutout, Sir Vince. Thank you at lagi yun rin binabasa comment ko. Lagi namin inaabangan ng new videos. Lagi ang new videos mo, you. God bless and more shoes, este, more subscribers pala. Grabe, baka, ay, more shoes ba? Sige, pero sana libre. Grabe, guys. More subscribers na, napabuti nyo 100,000, please. Subscribe na. Utang na loob. So, kapag nag 100,000 talaga, hindi ko kayo kakalimutan. No, feeling. So, yun. Arnold Booker, 4852. Ta Artits, good job, bro. Daming hustle. Money. Keep it up, bro. And God bless. Sana magdilang ang angel ka, brah. More money. Mukhang pera. Hindi naman. Para lang, para makaipon-ipon. Alam mo na, para makaangat tayo sa laylayan, guys. Yun lang naman yung pangarap natin, di ba? Just Vernica 12. The accent is very American. Wow. The accent is very Carabao. Alam nyo lang. Nice vlog, Sir Vince. Alam nyo ba, kahit sa office, minsan natatagalog ko yung mga gaya yan yung bago kong ka-opisina. Kasi ako yung nagtitrain sa kanya. Nasabi ko talaga sa kanya, kasi may tatanong sa, ang dami ko sinabi, tapos sasabihin ko hindi. Literal na, di ba dapat, no, ganyan. Sabi ko talaga hindi. I was like, hindi. Tapos sabi, ha? In short na, parang sa sobrang nasabaw ako that day. Tapos sa pag nasasabaw ako, natatagalog. Arnel, 4823, nakaka-inspire ka po, Sir Vince. Napaka madiskarte mo talaga. Woo! Lodi, God bless you more po, sir. God bless you too. Stay safe and healthy and stay safe. And stay healthy as well, Arnel. Thanks for watching. The Nurse Photographer, haha! Nagigil pare pag hindi makuha at ilang takes pa. Alam mo yan? Magmumura pa. Bawal pala kumura dito. Grabe, minsan sobrang daming take bago ko makuha yung perfect shot na gusto ko. Kasi nga again guys, kapag when you're working with brands, iba-iba naman yun eh. Minsan hindi nila sasabihin kung gusto nila salesy, o yun yung sobrang perky, or kung gusto nila yung parang testimonial video na parang seryoso lang, ganyan. Minsan, sinasabi naman, which is good. Tapos ang again, kapag gusto ko sa mga brands, is kapag sinasabi nila, pag binibigyan na nila ako ng script, tapos anong emotion yung kailangan doon sa sentence na yun, yun yung gusto ko. Ang mahirap talaga kapag walang script, tapos ako yung magsasabi, kailangan mag-draft ng script, tapos pag kunyari, 3 days lang yung binigay na deadline sa akin. Mag-film na ako, only to find out, hindi pala masyado okay yung output, so uulitin ko na naman. Yun yung pinaka-challenging part. For sure, Nurse Photographer, ganun din yung sayo. I feel you, man. John Del Di Mayuga, 3330. No skipping of ads. Sayang po, mali sagot ko. Okay lang yan, John Del. Ingat po kayo lagi dyan, Kuya Vince. More contents to come. Yes, more contents to come talaga. Grabe guys, tuloy laban lang, guys. So, John Del, thanks. Money, make 756 per day. Pero talaga, money. Don't let what you cannot do interfere with what you can do. Wah! Ano ang totoo? By John R. Wooden. So, thanks for the words of wisdom. Make 756 per day. Yun lang, guys. Thanks for watching. Kung tinapos mo tong videos, ang dami. Pag tinapos mo tong video without skipping, thank you so much. Kung meron kang tanong, anything about Buhay America, comment down below. If you wanna connect with me, please follow me on my social media accounts at magkita-kita tayo on the next vlog. Peace!